Shalom. Let us pray. Father, we are so glad, Lord, that we can come to your presence once again. And we ask, Lord, your Holy Spirit, Lord, to infill us. More of you, Lord, and less of us. And we ask all this, Father, in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Today we're gonna talk about death and eternal life. Turn with me in Psalm 48 verse 14. Psalm 48 verse 14. Psalm 48 verse 14 says, "For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death." Sa wikang Tagalog po, sabi ng Salmo, "Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailan-kailanman, siya ay magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan." Question is, why must everyone experience death? So ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon is, why do people die?
Now, realize that God is always guiding us. Una, God give us the Bible. Pangalawa, God give us the church, the assembly of believers in Christ. At pangatlo, God give us the Holy Spirit. Walang ibang banal na Espiritu. Adam and Eve were meant to dwell with God forever. But they have a choice. So they made a bad choice. And we see fear of death continues in movies and televisions. But you will find eternal life only in our Lord Jesus Christ. Because our Lord Jesus Christ is the only way to heaven. Philippians chapter 2 verse 16 assured us that holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I may have not run in vain, neither labored in vain. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos na sa araw na dumating ang araw ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y magalak. Na hindi po tayo nabuhay sa daigdig nito na walang kawalan o walang saysay o nagpaghal. Bagkos, dahil sa Panginoong Hesus, natagpuan natin ang buhay na walang hanggang. Kaya po, sabi ng salita ng Diyos na pagpahayag ng salita ng kabuhayan upang may pagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo. Na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Ito pong translation nito sa Tagalog Bible. So the question is, why do people die? The facts of life that like to face is that life is short. Maiksi po ang buhay. And death is sure. Ang kamatayan po ay tiyak. So si Santiago po ay sumulat nito, sabi niya, for what is your life? It is even a vapor that appeared for a little time and then vanished away. Ano ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Katulad po ng singaw o hamog, nakikita po panandalian, maya-maya ay nawawala. Yan daw po ang buhay. Sa Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi doon, in the beginning God created heaven and the earth. Pagdating sa verse 26 ng the same chapter, sabi ng Diyos, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the face of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth. So ginawa ng Diyos ang tao. At sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord formed God of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. So nung ginawa po ng Diyos ang tao mula sa likabok, hiningaan niya ng hininga ng buhay, at ang si Adan po ay naging buhay na kaluluwa. So Adam and Eve were meant to dwell with God forever, but they have a choice. And that was their freedom, their free will, mga kapatid. Sinuway nila ang Panginoon Diyos at kinain nila ang prutas ng kaalaman ng mabuti at masama, at makita natin, we see fear of death continues in movies and televisions. So sabi ng Panginoon Diyos, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that eatest thereof, thou shalt surely die. So kinain po nila.
ang pinagbabawal po na prutas. In Genesis chapter 3 verse 17 at saka verse 19, ito pong sabi ng Bible, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, sabi ng Diyos, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Mga kapatid, ang aklat ng Roma ay nagsasabi na sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Nangagkasala nga at hindi nakaabot, nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Romans 3:23 is clear that for all have sinned and come short of the glory of God. Makita niyo po na Eve was deceived. But remember, it was not an apple that Adam and Eve ate, but it was the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Kaya po, may kabayaran ang kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang ay Kristo Jesus na Panginoon natin. Romans 16:3 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So makita niyo po sa slide na ito na ang lahat po na tao ay nahiwalay sa Panginoon Diyos dahil ang lahat na tao ay nakasala. Ang aklat ni Isaiah ay sinulat po ito ng propeta nang sabi doon, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. Going back to the question is, why many people are afraid to die? Bakit takot po ang tao mamatay? Alam niyo po, ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kanyang pagkahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan. Makita niyo po sa slide na ito na talaga po tatlong bagay ang pakatandaan natin, that man is sinful by birth, man is sinful by nature, and man is sinful by practice. Pero maganda nito, nais ng Diyos na tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggang. At sabi ng banal na kasulatan, the next day John seeth Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. John 1:29. Kapatid, the good news of our salvation is that Jesus is the Lamb of God who will pay for our sins. Kaya po, ang nakakalungkot lamang, sabi ng John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. So there are two places to spend eternity. Either it's in heaven or hell. And both are equally real. Walang purgatorio po, hindi totoo po yun. Now, Ezekiel 33 verse 11 says, say unto them as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live, turn ye from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? Ito po'y patungkol sa bansa ng Israel at ang mga Israeli o mga Hudyo ay mula pa kay sa panahon ni Abraham ay nangamatay. Mula pa kay Adan.
Pero ang sabi ng Salmo, Psalm 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sino po ang mga saints? Ito po ang mga Kristiyano na binukod ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng saints. Tangi lang ang Diyos ang pwede magdeklara sa sino mang tao na kanyang saints o santo. Nang ibig sabihin, binukod ng Diyos para sa kanya, sarili. Pagdating po sa bagong tipan, ang aklat ng Hebreo in chapter 9 verse 27, ito pong sinasabi, as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So, nakalaan talaga sa tao na mamatay. At pagkatapos ng iyon, merong katulan. So, why do people die? Romans 5:12 says, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, nung pumasok po ang kasalanan sa panahon ni Adan, tuloy-tuloy na po ang kasalanan at ang kamatayan. So, how death teaches us to live fully? Paano natin, ano po ang tinuturo ng kamatayan para matiyak natin sa buhay na ito kung ano ba talagang kamatayan at ang, sa kabila ng ito ay pag-asa na matagpuan lamang natin sa Diyos ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Number one is certainty of death. Number two is comfort of death. And number three is conqueror of death. I-explain ko natin isa-isa. Number one is the certainty of death. Now, death may come suddenly. Biglaan po yun. Or as a result of a lingering illness. O maaring dahil sa ang tao ay may karamdaman, nakakasakit. Therefore, death is inescapable. Hindi po talagang maiwasan. Pag ang tao ay lalo ng malubang kanyang sakit. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2 ay, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. Sa translation po sa Tagalog, ito po sinasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapananakan at panahon ng kamatayan. But the truth is, when a person is born, he started to die. Now, let's go to the question, where are the dead now, in case a person dies? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, tatlo po ang bahagi ng katawan. Siya ay may espiritu, may kaluluwa, at may katawan. So, pag namatay po ang tao, ang sinasabi po ng Bible ay ito, sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Then shall the dust return to the earth, as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So tayo na nilikha ng Diyos mula sa likabok, ay babalik sa likabok, sabi niya nga, doon sa aklat ng Genesis. At ganoon din dito sa Ecclesiastes. Ang ating espiritu po ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay. Now, ang tunay na ikaw o tunay na ako ay ito po sa pangyayari ng Lucas. Luke chapter 16 verse 22. Makita niyo dito na namatay po ang mahirap at ang mayaman. So ang kanilang katawang panglupa ay bumalik sa likabok. At yung kanilang espiritu po ni
Lazaro ay bumalik sa Diyos. Pero itong kaluluwa ng mayaman ay napunta sa impyerno. Pero ang kaluluwa ni Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham. Luke 16 verse 22-23 says, "Then the rich man also died and was buried. And in hell, he lift up his eyes, being in torments." So makita niyo mga kapatid na itong mayaman na ito na walang tagapagligtas na nung namatay at nilibing, kaagad pagdilat niya ng kanyang mata, siya ay nasa kasalukuyang naghihirap ng matindi sa apoy. Alam niyo po, ang impyerno ay isang lugar ng kaparusahan. It is a place of torment. You see, death is scary and may be king of terrors to the unsaved. But to the Christian, sa atin po namang Kristiyano, death is a defeated foe. Talunan na po ang kamatayan. Ngunit ang kamatayan is inevitable. Ano pong ibig sabihin nito? When the heart stops beating and blood stops flowing, the rest of the body slowly shuts down. So, pag tumigil na po ng puso ng tao at hindi na po dumadalo yung dugo, ang kanyang buong katawan ay mamamatay. So, ang kamatayan is certain and uncertain. Tiyak at hindi tiyak. Hindi tiyak dahil uncertain in the sense that we don't know when it will come. Hindi natin alam kung kailan mangyari ang kamatayan. Tiyak ang kamatayan sapagkat ang kamatayan is an appointment. It is the end of the person's earthly pilgrimage. Kaya sabi ng salmista sa Psalm 31 verse 15, "My times are in thy hand." Ang bilang ng aking panahon ay nasa iyong kamay, O Diyos. Now, ang tanong, does the dead return? Bumabalik ba ang patay? Ay, hindi po. Katulad sa kay sa mayaman, nabasa po natin kanina, siya po ay dahil siya ay walang tagapagligtas. Siya ay nasadlak sa impyerno. Pero si Lazaro ay nandun sa piling ni Abraham. Ang sabi ng Job 7 verse 9-10, kung pag-aralan natin kung bumabalik ba ang patay, sabi dito, "And the cloud is consumed and vanished away." Ang ulap daw sandali na nawawala. "So he that goeth down to the grave shall come up no more." Ang siyang namatay ay siya ay mapunta sa libingan at hindi na siya babalik. "He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore." So hindi na po siya makakabalik sa kanyang tahanan. Sabi dito, "Neither shall his place know him anymore." So madalit salita mga kapatid, pag ang tao namatay, may kalalagyan siya. Pero kagandahan nito, itong pangalawang puntos na gusto ko pong bigyan diin, lalo na po sa mga nananalig sa Panginoong Jesus. Number two is the comfort of death. Our Lord Jesus Christ knew exactly where He was leading us because He had already been there. So namatay po ang ating Panginoong Jesus. Alam niya po kung anong kamatayan. Pero nung pagkatapos siya nilibing, siya po ay nabuhay muli. We must never fear death because God is with us. Sabi ng Psalm 23 verse 4, "Ye, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me." Ito pong sinulat ni David na, "Panginoon Diyos, kasama kita kailanman." So when the inventor of the first electric generator ng pangalan niya si Michael Faraday, siya po isang English na scientist, nung nagkasakit siya at malapit na siya mamatay, yung mga kaibigan niyang mga sa pahayagan, tinanong siya,
kung ano ang kanyang tingin o speculation sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sabi niya, speculations? Anuman mga agam-agam, I know nothing about speculation. Wala. Hindi yan. Hindi yan ang aking pananaw. I'm resting on certain things, which is the Word of God. Sa salita ko ng Diyos, umaasa, dito'y may katiyakan. Alam niyo po ang sabi ni Job, for I know that my Redeemer liveth and that He shall stand at the latter day upon the earth. At itong sabi ng Panginoong Jesucristo, because I live, you shall live also. John 14:19. Ulitin niyo po, sabi ng Panginoong Jesus, because I live, you shall live also. So, ang magandang balita, dito sa 1 Korinto, Kabanatang 15, Talatang 1 hanggang 4, nang sabi dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, by which also you are saved, how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that He was buried and that He rose again the third day according to the Scripture. Now, the gospel that the Apostle Paul declares is none other than the death, burial, and resurrection of Christ. Nang ibig sabihin, na pa ang sino man maniwala, manalig, sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross, na siya'y nabuhay muli, ay magmamana po ng kaharian ng langit. Tiyak po yun. Because heaven is a place of joy. No more pain, no more death, no more tears, no more sorrow. Wala na po ito ang mga ating hinaharap na problema sa mundo. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ito po yung magandang sinabi ni Apostle Paul, to be present with the Lord. Doon tayo sa piling ng ating Panginoon, Diyos. Kaya po ang 1 Korinto, Kabanatang 15, Talatang 54 hanggang 55. Sabi doon, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Tinatanong natin, nasaan ang kamandag mo, kamatayan? Nasaan ang iyong tibo? Nagtagumpay ka ba? Kapatid, ang Panginoong Jesus ang nagtagumpay at dahil dito, tayo rin ay higit naman na nagumpay. Amen? Sabi ng Job chapter 4 verse 15, then my spirit passed before my face, the hair of my flesh stood up. Alam niyo, itong mga nagpapakita na mga kunyari daw mga espiritu o mga nagmumultong, hindi totoo yun. These are deceiving spirits. Ito po yung mga masasamang espiritu na nililin lang nila mga tao na ang patay daw ay bumabalik. So ang gagawin nyo, pag nakaamoy kayo ng amoy kandila, amoy bulaklak na nalalanta, o mga pabango, o mga anino, o mga narinig nyo na hindi maganda, nakala nyo tinatakot kayo, palayasin nyo itong mga masasamang espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ulitin ko po, cast them out in the name of Jesus Christ. At sabihin mo, masamang espiritu, sino ka man na nagugulo, na nananakot, lumayas ka ngayon din sa pangalan ng Panginoong Jesus. Number 3, the conqueror of death. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Tayo po itinubos ng dugo ni Kristo at ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang grasya. So kapatid, dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa Kanyang pabor sa atin, tayo pinangakuan niya ng kapatawaran, ng pagtubos, at higit sa lahat ng Kanyang grasya na hanggang ngayon dumadaloy sa bawat isa sa atin. Pag ikaw ay na-born again,
naniwala ka na si Kristo ay iyong tagapagligtas at Panginoon. Nagsisi ka. Kapatid, ang salitang sisi ay ang ibig sabihin sa bawat salita ng Diyos na naririnig mo, nababasa mo, isinasa buhay mo, isinasa puso mo at sinasabi mo, tama ang Panginoon Diyos. Ang mga pananaw ko ay hindi tama. So, itong paniwalaan ko ang kanyang salita, ang kanyang pangako. Makita niyo po sa halimbawa na ito, sa Lucas, Kabanatang 23, Talatang 42. Ito po isang sitwasyon ng magnanakaw. Dalawa po sila, ang isa lang po doon ang naligtas. Nasa gitna po ang Panginoong Jesus. Malapit na po silang mamamatay na tatlo. Pero meron siyang binanggit na itong pakatandaan mo. Ang sabi ng isang magnanakaw doon, sabi niya, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ang sagot ng Panginoong Jesus sa kanya, and Jesus said unto him, verily, I say unto thee, today that shalt thou be with me in paradise. Luke 23:43. Kaano magkasama ang magnanakaw na yon? Ipinako man siya ng gobyerno ng Roma sa krus para hindi tularan dahil siya ay masama, siya isang kriminal. Kapatid, nung tumawag siya sa Panginoong Jesus ng Panginoon, tinugon po siya ng Panginoong Jesus. At ang sabi sa kanya, ngayong araw na ito, kasama kita sa paraiso. Sapagkat, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoong Jesus sa Hebreo, na Yeshua, ang ibig sabihin, kaligtasan. Kaya dumating ang Panginoong Jesus para tayo iligtas. Kaya purihin ang Diyos. At dahil sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus, tatlong bagay ang dapat natin bigyan diin. That Christ's resurrection was the greatest evidence that the sin of humanity was paid. So, binayaran na po ito lahat ng Panginoong Jesus Kristo. Ang kailangan lang ng tao ay manalig sa Kanya, maniwala sa Kanya, manalampalataya sa Kanya. Number two, Christ's resurrection was the greatest promise of hope beyond the grave. Kapatid, totoo naman. Sapagkat ang Panginoong Jesus ang iyong pag-asa lamang at walang iba, tiyak na tayo ay may buhay na walang hanggang. Pangatlo, Christ's resurrection was the greatest proof that death lost its power. Because the King is alive. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus Cristo. At hindi po siya natalo ng kapi ng kamatayan. So kapatid, magalak ka. Matuwa ka sa saya. At ang good news na ito ay masabi natin at katulad ni Nidyan ng sinulat niya sa 1 John chapter 4 verse 14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. So purihin ang Diyos Ama. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para siya ang ating tagapagligtas. At ganun din po sa 1 Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 5, the scripture says, for there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So, ang tagapamagitan lamang, para tayo ay makalapit sa Diyos Ama at makapasok sa kanyang karian sa langit, ay tangi lang si Kristo Jesus. Walang iba. Ulitin ko po, walang iba. Sapagkat ang Diyos po, sa silong ng langit, isang pangalan lang kanyang binigay. At ito ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. The name Jesus is the only name, mga kapatid. Kaya may katiyakan tayo na tayo ay tiyak na ang ating kaligtasan sapagkat sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakalipas. At pangwakas, itong sabi ng Panginoong Jesus sa Revelation chapter 1 verse 18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. So nasa kanya ang susi ng impyerno, ng kamatayan, at tayo ng mga Kristiyano na nanalig sa kanya ay hindi masasadlak doon.
Kaya po rin ang Diyos, naghantabay tayo ng kanyang pagbabalik at tayo ay kunin niyang buhay at hindi tayo makatikim ng kamatayan. Pero pag nauna man ang kamatayan, purihin pa rin ang Diyos sapagkat ang kalooban niya masunod. His will be done. Kaya balikan natin ang ating teksto, sabi sa Psalm 48 verse 14, "For this God is our God forever and ever. He will be our guide, even unto death." So religion does not save people. Jesus saves us. Jesus does. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos, magpakailan-kailanman. Siya magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you. And I ask, Lord, your Holy Spirit, ng sino man, Lord, nakarinig at nakapagbasa ng inyong salita, ay matuwa sapagkat ang aming kaligtasan sa piling nyo ay tiyak dahil sa kamangha-mangha na ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakalipas na. Kaya, Ama, hinihiling ko pong Banal na Espiritu na pangunahan kami araw-araw sa aming buhay. Nabasahin namin ang inyong salita sapagkat lahat ng katotohanan ay naroon nakasulat at patnubayan kami ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas, walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Shalom. Yeah.
tuyo.